Naman tayo, you're watching Couple Driver Hong Kong Vlogs. Ngayong araw ay isishare ko naman sa inyo kung paano tayo magustuhan ng ating mga pinagtrabahuan. Simple background muna about sa akin. Saan ba ako unang nagtrabaho? At doon, dala-dala ko na ang mga qualities na ito. Nung ako'y nag-aaral pa, ay hindi naman kami galing sa mayaman na pamilya, kaya kinailangan kong maging working student. Isa akong dating crew sa Jollibee Food Corporation sa atin, at nagtrabaho ako doon habang nag-aaral. Noong nasa third year college ako. At dito, ano nga ba yung mga qualities na meron sa akin noon, estudyante pa ako hanggang ngayon. Alam din natin kung gaano ka high standard ang Jollibee Food Corporation na napasukan ko noon. At my age, I was 18, I could able to cope up with that environment dahil sa mga qualities na i-share ko sa inyo. So ito guys ang i-share ko sa inyo ngayon. At itong mga qualities na to simula sa unang pagtatrabaho ko sa atin man sa Pilipinas at dito sa ibang bansa, dinala ko pa rin at tested and proven na guys na kapag meron ka nito ay madali ka lang magustuhan ng inyong mga employer. So without further ado, umpisahan na natin. Una, ano nga ba ang napaka-importanteng kailangan mo para kumita ng pera? Of course, meron kang kasipagan. Natural, magtatrabaho ka. Kung tatamad-tamad ka, sino magkakagusto sa'yo? Diba? So, napaka-importante yan guys, ang kasipagan. Dapat marunong kang mag-handle ng mga nakatokang trabaho sa'yo. Pina-priority mo ang trabaho mo. And then, pangalawa, ay dapat ding mahaba ang inyong pasensya. Kasi kahit sa ang lugar, kahit sa ang trabaho, kamapunta at anumang klaseng trabaho yan, nasa ibang bansa ka or nasa Pilipinas ka, kailangan mo pa rin ang mahabang pasensya. Kasi not all the time ay smooth ang takbo ng iyong trabaho. So kung maka-encounter ka ng anumang problema, ay habaan mo ang iyong pasensya. Pasensya sa mga taong nakapaligid sa'yo. Pagpasensyahan mo kung ano man yung mga nandyan sa trabaho mo. At higit sa lahat, pasensya sa amo or sa employer mo pag ikaw ay napagsasabihan. So, yun. Meron na tayong una, kasipagan. Pangalawa, pasensya. Ano naman pangatlo? Ang pangatlo guys na isa ring mahalaga ay pursigido. Dapat ay pursigido tayo sa lahat ng ating gagawin. Kung anong nakatoka sa iyong trabaho, dapat pursigido kang malaman at matutunan so that you can do it at your best. And then, siguro mas maganda kasi magbigay ako ng example dito sa pagiging pursigido. Kasi sa akin, very ano to sa akin, yung pagiging pursigido ko. Dito sa ibang bansa, marami kang pag-a-adjust na gagawin. So, yung pag-a-adjust mo sa culture, pag-a-adjust mo sa food nila, sa lifestyle nila, lahat. Pag-a-adjust mo rin sa weather dito, pabago-bago ang weather. Kaya, itong pagiging pursigido, napaka-importante. Dapat pursigido ka na malagpasan lahat itong mga to, makapag-adjust sa lahat ng mga to, at i-adapt kung anuman ang meron sa bansang kinalalagayan mo. At huli, pero but not the least, ay pagiging honest. Nasabi nga nila, honesty is the best policy. Napaka-importante ang pagiging honest sa anumang larangan ng trabaho. Para sa akin, ito yung pinaka very important na
taglayin ng isang tao, meron ka nito, magkakaroon ka ng peace of mind. Maliwalas yung isip mo, wala kang alam na ano na tinatago. Wala kang sikreto, honest ka. Pinapakita mo kung sino ka, tanggap mo yung mga pagkakamali mo, at willing kang i-correct. Kung may nagawa kang mali sa mga amo mo, halimbawa nasa loob ka ng bahay, may nabasag ka, sabihin mo sa kanila, and then mauunawaan nila yan, kasi nangyayari din sa akin yan noon. At kailangan sabihin mo talaga, ay sorry, nadulas yung kung ano yung baso sa kamay ko, nabasag ko. Maintindihan naman yan ng amo eh. Kung ano, pagka sinabing okay, bayaran mo, eh sinasabi ko, oh sige, kasi yung pagtanggap mo kasi ng mga ganong bagay ay you are showing na you are very responsible person. At alam naman ng amo yan na mayroong limitation pwedeng i-deduct sa sahod mo. So, pwede rin kayo mag-usap about doon. So, hindi ka naman sila i-overprice, ganyan. And then, if you are willing to pay yung mga ganong bagay, ay alam nila na hindi mo talaga sinadya yung pagkakabasag ng isang bagay, and then at the end, hindi rin nila ipapabayad. Ganun ang nangyayari sa akin, guys. Pero just in case sa mga ibang mga ano, kasi may mga naririnig kasi ako na pinapabayad talaga, ay hayaan nyo na lang, kasi at least naging honest kayo. Kung hindi nyo pa yun sinabi, eh for the rest na nandun kayo, wala kayong peace of mind. Alam, yung nabasag ko, baka ma-find out na or wala. So yun ang example. Saka sa pagtatrabaho dito sa ibang bansa, hindi talaga madali. Marami tayong mga harapin na mga pagsubok. Pero basta meron ka nitong sinabi ko sa iyo, guys, yung kasipagan, sipag ka sa trabaho, tapos yung mahaba ang pasensya mo, tapos porsidigido kang matuto sa mga bagay-bagay dito or kung saan ka mang lugar naroon, tapos honest ka, for sure makakakuha ka rin ng mga release letter na kagaya ng mga to. Ito lang naman, guys, yung mga binibigay ng mga amo sa akin pag umaalis na ako sa kanila. Matapos ko man ang kontrata dito or hindi, maganda ang aming paghihiwalay at sila mismo ang nagbibigay ng assurance sa magiging amo ko or kung sino man ang willing na mag-hire sa akin na I can perform my duty at my best. And they are rest assured na mabibigay ko sa kanila yung standard ng mga amo dito. Sana itong mga simpleng tips na ito ay makakatulong sa inyo, kasi ako mismo ay tested ko na kasipagan, yung mahabang inyong pasensya, yung porsigido na matuto sa anumang darating sa iyo, mga adjustment, tsaka yung pagiging honest. Common na to, pero kahit alam mo ang isang bagay, kulang ka naman sa action, hindi mo naman isinasabuhay, ay huwag kang umasa na magbunga din ng maganda ang iyong pamumuhay. Kailangan, kung gusto mo ang masarap na bunga ng iyong pagpapawis, magtanim ka rin ng maganda, ng kabutihan sa iba. True po, subukan ninyo, mga kapwa ko OFW, mga nandyan man sa Pilipinas, napaka-effective po. So, salamat po sa inyong patuloy na panunood sa Couple Driver Hong Kong Vlogs, at naka 1K na tayo, yay! Maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe, at sana patuloy ninyong subaybayan pa ang mga susunod naming i-upload na videos. Bye! Have a good day!